Magandang araw po sa inyong lahat. Naway nasa mabuting kalagayan ang lahat ng katribo natin dito, maging nasa ang bahagi man tayo ng mundo. Alam naman natin na buong mundo ang nakakaranas ngayon ng peligro dahil sa banta ng COVID. Kaya sana mag-iingat po tayo palagi ha. Kung nangangati man ang inyong mga paa na gumala at mamasyal sa kung saan-saan, ako din man po ay ganun din. Pero mas lalo tayong hindi makakapamasyal kung sasakabilang buhay tayo ng maaga kapag nahawa tayo ng COVID. Kaya tiis-tiis po muna tayo ha. Kinig na lang muna kayo ng mga horror story sa YouTube. Marami pong horror channel sa YouTube ha, maliban pa sa channel na mga sikat, ay meron din namang mga bago na magagaling din. At syempre, hindi ako kasama doon. Dahil sabi pa nga ng karamihan, boses lasing na may ubo ako. Totoo din naman, at tinatanggap ko rin yun. Kaya pinapasalamatan ko ang lahat ng nakikinig dito. Kahit boses lasing ang inyong narrator. Kahit hindi man ako ang priority nyo, dahil hindi nga ako ganun kagaling, malaking kasiyahan ko na rin kahit papaano, iyong kahit kahuli-hulihan nyo na akong papakinggan, okay na iyon. Isasama ko pa kayo palagi sa aking dalangin na protektahan din ng ating poong may kapal. Bago po natin simulan ang pagpapatuloy ng kwento ni Mang William, ay konting recap muna tayo kung ano na nga ba ang mga huling nangyari sa kanya noong nakaraan. Nakifiesta nga daw sila sa lugar ng kapatid ni Mang Erning na si Aling Maring. Doon na rin namulat ang kanyang kamalayan tungkol sa mga nilalang na tinatawag na aswang. Akala niya kasi noong una ay hindi totoo ang mga aswang. At kung totoo man, ay parang mga kakaibang hayop lang na nangbibiktima ng tao. Hindi niya alam na ang ibang mga aswang ay nakikihalubilo din sa mga normal na mga tao. Hindi iyon madaling mahalata kung hindi ka rin pamilyar sa mga palatandaan para malaman na aswang ang isang tao. Naitulak nga daw ni Mang William ang isang lalaki na pinapaniwalaan na mula sa angkan ng mga aswang sa lugar na iyon. Kaya dali-dali na nilang nilisan ang sayawan. At doon na rin sila sinimulang sundan ng mga nilalang. Sa kabutihang palad naman daw, dahil may nakasalubong silang mga tanod at inihatid sila noon papauwi. Nagpahatid na rin sila Mang William at Mang Erning sa sakayan ng jeep dahil sa takot na sundan sila ng mga humahabol na nilalang. Ipagpatuloy na natin ang kanyang salaysay. Dahil sa hating gabi pa nga noong umalis kami, kaya madilim pa rin noong dumating kami sa lugar nila Boss Toto. Ayaw naman naming mangistorbo, kaya doon na muna kami tumambay sa may waiting shed malapit sa may highway. Palagi naman kasing may tao doon. Madalas din na merong mga nag-aabang ng jeep, lalo na kapag mag-uumaga na. Dahil sa mga nakainom nga kami at puyat, kaya nakaidlip na rin kami doon sa waiting shed habang nakasandal. Noong maliwanag na talaga ang buong kapaligiran, ay tinapik ako ni Mang Erning. Tara William, magkape na tayo para diretso na ako makapagtrabaho pagkarating natin sa bahay. Kaya tumayo na nga ako. Tapos naglakad kami papunta sa direksyong pauwi. May madadaanan naman kaming maliit na bakery, kaya bumili na muna kami nang tiglimang pirasong pandesal at kape na rin. Doon lang kami nagkape sa tapat mismo noong bakery.
Nang makatapos ay muli na kaming naglakad papauwi. Naabutan naming nagkakape si Boss Toto sa may harapan ng terrace ng bahay. Medyo mataas kasi ang terrace, kaya makikita din kahit nasa labas ng gate. Oh, ang aga niyo ah! Bati pa ni Boss Toto sa amin. Opo, boss. Si William kasi. Nakursunadahan ng pamilyang aswang doon. Kaya inuwi ko na kaagad. Bago pa mapakabitan ang pakpak to. O di kaya maging pang-almusal. Ngumiti naman si Boss Toto. Maswerte ka bata, dahil itong si Erning ang kasama mo. Hinding-hindi ka nito iiwan sa ere. Isinara na nga ni Mang Erning ang gate at tumuloy na kami sa kubo niya. Pagkarating namin doon ay mukhang gutom na ang mga alaga niya. Nakasalubong agad ang mga pato niya na panay ang panunuka sa paa namin. Ipinagkayod naman iyon agad ni Mang Erning ng nyog para makakain na. Ako naman ay dumiretso na muna sa kwarto para matulog. Wala din naman akong gagawin. Si Mang Erning kasi, maliban sa magpapakain ng mga alaga, ay magpapakain din siya ng mga amo. O ibig kong sabihin ay ipagluluto niya pa ng almusal ang mga amo namin. Nakapagpahinga na nga ako noon ng mahaba. Noong magising ako ay pasado na alas dos. Nakita kong natutulog na rin si Mang Erning sa papag niya sa loob din ng kwartong tinutulugan ko. Gaya nga ng nabanggit ko na noong nakaraan na iisang kwarto lang ang tinutulugan namin. Sa papag siya at sa may sahig naman ako. Bumangon na ako dahil mukhang nag-uumapaw na ang aking pantog at nagugutom na rin. Pagkatapos ko mag-jingle ay umupo lang ako sa may hapag kainan. Nakita ko ang isang tupperware na naroon, kaya binuksan ko iyon upang makita ang laman. Meron iyong lamang pritong daing na tamban, hotdog na 2 piraso, tapos 4 na pirasong itlog. Naisip ko na lang na iba rin ang diskarte ni Mang Erning. Kapag inuutosang magluto sa mansyon ay palaging marami ang pasobra para madami din kaming pangulam. Nagtimpla muna ako ng kape para may mainit na mahihigop habang kumakain. Puro din kasi prito ang ulam. Pagkatapos ko magtimpla ay nakita kong bumangon na rin si Mang Erning. Uy! Gising ka na pala, William! Ah, opo. Kagigising ko lang din. Tamang-tama. Kumain na tayo. Hindi rin muna kasi ako kumain kanina. Inaantok na rin kasi ako eh. Kaya umupo na rin siya sa may hapagkainan pagkakuha ng sariling plato at kutsara. Habang kumakain ay sinabi niya, William, samahan mo ako mamaya ha pagkatapos nating kumain. Saan naman po tayo pupunta? Mamamalengke. May pakain sa mga kamag-anak, si Ma'am Claudia. Parang pasasalamat na rin daw sa paglago ng negosyo. At kasabay na rin ang pag-celebrate ng birthday niya noong nakaraang linggo. Ha? Noong nakaraang linggo pa ang birthday niya? Eh bakit ngayon lang ang paghahanda? Ano ka ba, William? Para namang hindi mo kilala si Madam Claudia. Puro negosyo ang laman ng utak noon. Kahit ang sarili niyang kaarawan ay isinasantabi. Sa bagay, tama naman po kayo dyan. Kahit yata ang gumimik ay hindi ko nakita yan eh. Hindi rin yan umabsent sa opisina. Kahit Sabado at Linggo, naroon din yan sa opisina sa Maynila. Dagdag ko pa sa sinabi ni Mang Erning. Ala sige, kain lang ng kain. Kailangan maubos natin yung ulam.
Dahil maghahakot na naman ako ng bagong ulam mamayang gabi pagkatapos ko magluto doon sa kanila. The best ka talaga, Mang Erning. Kung ano ang kinakain nila, yun din ang kinakain natin eh. Aba, oo naman. Hindi naman ako aso para pakainin kung ano lang ang gusto nilang ipakain. Lalo na at ako ang nagluluto ng pagkain nila. Lasunin ko sila pag pinagdamutan nila ako ng pagkain. Sabay tawa pa nito. Matapos nga makakain, ay ako na ang naghugas ng mga plato. Dahil sabi ni Mang Erning, napupunta muna siya sa mansyon para kunin ang listahan ng mga bibilhin at ang pambili na rin. Kaya dali-dali na akong naghugas. Naligo na rin ako pagkatapos dahil wala pa naman si Mang Erning. Tamang-tama lang din na nakapagbihis ako ay nakabalik na si Mang Erning. Nagbihis lang siya ng damit tapos sinabing aalis na raw kami. Iniabot niya sa akin ang susi ng van. Magva-van daw kasi kami. Naglakad na nga kami papunta sa may garahe. Pagkarating doon ay nakita ko si Ma'am Claudia na nakatayo sa may harapan ng van. Pagkabukas ko ng van ay pumasok na rin siya at umupo sa tabi ng driver's seat. Sasama pala kayo, ma'am? Tanong pa ni Mang Erning. Oo, mag-grocery din ako. Samahan mo ako sa grocery, William, ha? Dahil marami akong kailangan bilhin. Mang Erning, kumuha ka ng mga tatlong tao na makakatulong mo sa pagluluto dahil siguradong mahihirapan ka mag-isa. Opo, ma'am. Pinatakbo ko na nga ang van. Pero hindi muna sumakay si Mang Erning kasi siya din ang magsasara noong gate. Noong bumabiyahe na nga kami papuntang palengke ay wala kaming imikan. Kahit kami ni Mang Erning ay hindi rin magawang makapagkwentuhan. Pagkarating namin sa palengke ay nagsalita si Ma'am Claudia. Diyan mo na iparada sa tapat ng grocery. Mang Erning, di ba may suki ka naman diyan ng karne? Iwanan mo na lang muna doon ang mga mabibili mo. Dadaanan na lang natin after ko mag-grocery. Basta kapag tapos ka na mamili, ay dito mo na lang sa van kami hintayin. Opo, ma'am. Mahinang sagot pa ni Mang Erning. Tapos bumaba na. Bumaba na rin si Ma'am Claudia at pinatay ko lang ang makina tapos hindi ako bumaba ng van dahil akala ko ay doon ko lang siya hihintayin tapos aabangan ko na lang pagkalabas niya ng grocery. Ipinahiga ko na ang upuan dahil magre-relax muna sana ako habang wala pa sila pareho. Nang may biglang pumalo sa pintuan. Ano ka ba, William? Hanggang kailan mo ako paghihintayin dito? Ha? Ma'am? Kala ko po, aabangan ko lang kayo dito pagpalabas na kayo. Hindi! Sumama ka sa akin sa loob! Mataray pa na pagkakasabi noon. Kaya muli ko nang itinuwid ang upuan at lumabas na. Naglakad na nga si Ma'am Claudia papasok ng grocery tapos nakasunod naman ako sa likuran niya. Noong nasa loob na nga kami ay nagsalita si Madam. Plano mo bang bitbitin ang lahat ng mga dadamputin ko? Uso kasi dito ang cart. Ay, oo nga po pala. Natatarantang sagot ko pa kaya dali-dali na akong bumalik sa may entrance upang kumuha noong cart. Pagkabalik ko sa kinaroroonan ni Madam ay nakasunod lang ako sa kanya nang hindi umiimik. Kumusta ang pakikifiesta? Kaswal na pagkakatanong niya pa sa akin. Okay naman po. Nakipagsayawan ka ba? Hindi na tuloy, ma'am eh. Ha? Bakit naman? Kasi nakurusundahan po ako ng lalaki. Sabi nila may lahi daw yung aswang eh.
kaya umuwi na agad kami ni Mang Erning. Ha? Talaga? Mabuti at umuwi kayo kaagad. Opo, natakot na rin kasi kami. Meron kasing humabol sa amin na itim na aso noong papauwi. Habang nagkikwento ako, ay panay naman ang lagay ni Madam Claudia ng mga kung ano-ano sa cart. Matapos nga naming makapag-grocery, ay nakita naming naroon na si Mang Erning nakatayo sa harapan ng van. Dinaanan na rin namin ang mga pinamili niyang gulay at karne. Kinagabihan ay sinabi sa akin ni Mang Erning na magpahinga daw ako ng maaga dahil sigurado kinabukasan ay lagari kami sa dami ng gagawin. Kasi maaga pa lang ay magsisimula na ang pagluluto dahil sa tanghalian ang handaan at hanggang hapon na nga iyon. Kinabukasan, nagising ako noong marinig kong may nag-uusap sa labas. Nabubusesan ko naman si Mang Erning, pero iyong iba ay hindi familiar sa akin ang boses, kaya lumabas na rin ako. Uy, William! Magkape ka na! Mag-almusal ka na rin dahil magsisimula na tayo maya-maya sa mga paghihiwa ng Ricardo. Siya nga pala, ito si Noel, kumpare ko. Ito naman ang mga anak niya. Si Joby, si Ken, tsaka si Julie. Si Julie ang inaanak ko. Magandang araw po. Nahihiya ko pang bati sa kanila. Magandang umaga din sa'yo, iho. Ito ba ang personal driver ni Ma'am Claudia? Tanong pa ni Mang Noel. Ah, oo. Sagot pa ni Mang Erning. Ah, kaya pala. Matikas eh. At hindi halatang driver kapag binihisa ng maayos. Nakangiting pagwiwika pa ng matandang si Mang Noel. Sige po, maghihilamos lang muna ako. Paalam ko pa, sabay nagtungo na nga ako sa banyo para maghilamos. Nagtimpla na muna ako ng kape bago umupo. May sinangag na rin naman na kanin sa lamesa at tsaka tuyo, kaya kumain na rin ako agad. Dahil sabi pa nga ni Mang Erning na mapapalaban kami sa dami ng gagawin sa maghapon. Mukhang tapos na rin naman silang lahat mag-almusal kasi nakatambak na ang pinagkainan sa may hugasan. Matapos makapag-almusal, ay nagtungo na kami sa dirty kitchen sa likuran noong mansyon. Marami ang putahing lulutuin, kaya ako, si Ken at si Julie ang tagahiwa ng mga gulay na ihahalo. Si Mang Noel naman at iyong panganay niyang anak na si Joby ang nagtataddad ng mga karne. Si Mang Erning naman ang labas-pasok sa mansyon para kumuha ng iba pang mga kailangan. Habang naghihiwa kami ng Ricardo, ni Nakin at Julie ay nagkikwentuhan din kami. Siyempre, bago ako sa lugar, kaya marami din silang mga tanong. Pero tuloy-tuloy naman din ang pagtatrabaho namin. Parang hindi ko nga alintana yung aking ginagawa, pati na rin ang takbo ng oras. Kasi nga, aliw na aliw ako, nakausap yung dalagang si Julie. Mas bata siya sa akin, 21 anyos pa lang kasi siya. Pero kung sa kabuuan ay masasabing tamang-tama talaga ang edad para anakan, ay para pala mag-asawa. Napakaputi niya at ang lalim ng dimple. Iyon bang pag tumatawa ay nawawala din ang kanyang mga mata, tapos mapapatitig ka sa dimple niya kapag ngumingiti. Ganong klase ang ganda niya, tapos medyo paalon-alon pa ang kanyang buhok. Dahil sa marami rin akong baon na joke, kaya panay ang patawa ko. Tawa naman ang tawa si Julie. Gusto ko rin kasi talaga siyang patawanin, kasi nakakawala ng pagod ang mukha niya
kapag nakangiti na nawawala ang mata. Hanggang sa may mataray na boses ang nagsalita sa may likuran ko. Paano kayo matatapos niyan kung panay pala ang nandian niyo habang nagtatrabaho? Gulat na gulat ako at napabanggit tuloy ako ng, "Ay, kabayo! Sinong mukhang kabayo ha?" Pasigaw panaturan ni Ma'am Claudia. Nagulat kasi talaga ako noon. Tapos pagkalingon ko nga ay si Ma'am Claudia iyon. "Ay, pasensya na po ma'am. Malapit na rin po kaming matapos dito sa mga hinihiwa ko." Sabi ko pa sa kanya. "Tama na yan. Maghugas ka na ng kamay mo, William. May ipapagawa ako sa iyo sa loob." "Opo, ma'am." Hindi na kami nag-imikan pa noon. Kasi nga, baka masigawan na naman kami ni madam. Pagkapasok ko doon sa may sala ng mansyon, ay napansin kong walang mga tao. "Nasaan po ang mga kapatid niyo, ma'am?" "Nasa kwarto pa sila, mga nakahilata." "E sina sir at ma'am po?" "Wala, may pinuntahan. Pinuntahan nila si Ninang para kumbidahin mamayang tanghali." "Ah, ano pong gagawin ko, ma'am?" "Basta, hintayin mo lang ako dyan." Sabi niya pa, saka umalis muna siya saglit. Pagkabalik ay nakabihis na ito ng puting t-shirt na manipis. Tapos nakatali na rin ang buhok. Nakapantulog pa kasi siya noong sinita niya kami doon sa may dirty kitchen. "Ayan, tulungan mo ako. Buksan mo ang mga iyan." Wika niya pa, sabay lapag ng mga dilata na fruit cocktail. Gagawa lang pala ng gulaman si madam. Ako pa talaga ang pinatulong. Pero ang totoo, wala naman talaga akong naitulong, maliban sa pagbukas noong lata. Siya rin naman kasi ang gumawa ng lahat. Nakamasid lang ako sa harapan niya. "William, may girlfriend ka na?" "Wala pa po." "Ha? Bakit wala? Bakla ka ba?" "Ha? Hindi po mama." Gulat na pagsagot ko pa sa kanya. Masyado naman kasi si madam kung makapagtanong. Masyado na ngang personal, biglaan pa. "E bakit wala nga?" "Kami na lang po kasi ng ina ko sa buhay. Kailangan ko magtrabaho ng maayos para makapag-aral ako sa susunod na taon pag medyo nakaipo na ng medyo malaki." "Ah, ganun ba?" Kung ano-ano pa nga ang mga itinanong niya noon sa akin hanggang sa matapos na siya sa kanyang ginagawa. "William, marunong ka mag-drive ng motor?" "Opo, ma'am." "Good. Samahan mo ako. May pick upin tayo." "E bakit hindi na lang po tayo magva-van, ma'am?" "Hindi pwede. Makipot ang daan doon." "Ah, sige po." Pagsang-ayon ko pa sa kanya. "Hintayin mo muna ako saglit dyan." Wika niya pa tapos muling umakyat sa kanyang silid. Dahil sa wala pa naman si madam, kaya sumilip muna ako sa kusina. Gusto ko kasing makita uli si Julie. "Uy, kumusta ka dyan?" Bati ko pa kay Julie dahil nakita kong mag-isa na lang siya na naroon. "Okay na, binabantayan ko na lang. Baka pumasok ang pusa eh." Tapos narinig kong may yabag na papalapit sa akin. "Tara na, William." Sabay abot nito sa akin ng susi. Lumabas na kami ng bahay. Tapos sa may kabilang gilid ay merong kwarto na parang matagal lang hindi nabubuksan. Pero sa labas naman ang pinto noon. Noong pagkabukas ko ay isa pala iyong garahe. At merong nakagarahing dalawang motor doon. Hindi pa naman luma na masasabi ang motor na iyon na kanyang itinuro. Pero maalikabok na talaga. Kaya medyo natagalan pa ako bago ko iyon napaandar. Buti na lang,
ay naturuan din ako ng tiyuhin ko ng kaunting troubleshooting sa jeep, pati na sa motor. Kaya hindi naman ako nahirapan na paandarin iyon. Noong nailabas ko na nga ang motor ay nakita kong si Madam Claudia na ang nagbukas ng gate. Himala, si Senyorita humawak ng gate. Eh kahit minsan hindi ko nga nakita na ipinagbukas niya ng pinto ang sarili. Laging may alalay noong nasa Maynila pa kami. Tapos noong pagkakataong iyon ay siya din ang nagsara. Ewan ko ba kung ano ang sumapi kay Madam noong panahong iyon. Bakit parang ang bait-bait? Tapos wala ding kaarti-arti na sumakay sa likuran ng motor. Ang higpit pa ng yakap niya sa akin. Ang bagal-bagal naman ang takbo ko. E kung makayakap ay talo pa ang nasa sigsag at kurbada kami na maaari siyang malaglag. E straight lang naman ang daan doon. Hindi aspaltado pero simentado naman. Itinuro niya lang sa akin ang aming dadaanan. Tapos mga 10 minuto siguro nang mabagal na takbo ay may itinuro siyang makipot na daan. Hindi iyon simentado, as in maputik. Umulan din kasi saglit noong araw na iyon, kaya ang dulas talaga ng daan. May mga malalalim pa na butas ang daan na iyon, tapos merong mga naipon na tubig. Kinakabahan talaga ako kasi nag-i-slide ang gulong. Konting pagkakamali lang ay magmumukhang kalabaw talaga kami na galing sa lubluban. Kaya ang ginawa ko ay imbis na sa gitna dumaan ay doon ko idinaan sa may gilid o iyong bahagi na merong mga damo at maliliit na bato para merong makapitan ang gulong at hindi dumulas. Meron kaming pailan-ilang mga bahay na nadadaanan. Talagang luma ang mga kubo. Hanggang sa may isang bahay kaming nadaanan. Napatitig ako kasi may isang matandang babae doon na nakatayo. Nakangisi iyon na nakangiti sa amin. Sino yun, ma'am? Kilala nyo? Tanong ko pa sa kanya. Sumagot naman siya. Huwag mong titigan, baka habulin tayo. Ha? Bakit po, ma'am? Basta, diretso lang sa daan ang tingin mo. Sinunod ko na lang nga ang sinabi niya kasi parang nakakakilabot makatingin eh. Kakaiba pa ang ngiti noon. Tapos may mga itim-itim din ang ngipin na makakadagdag talaga sa kilabot. Sa katagalan ng aming biyahe, ay may nakita akong kubo. May nakaabang doon na isang mag-asawang may edad na, tapos may isa ring dalaga. Hi Irene! Bati niya pa sa dalaga. Hi Ate Claude! Belated happy birthday po ha! Salamat! Saglit na pumasok ang matandang lalaki sa kubo. Pagkalabas ay may dala ng isang sako. Nakatali iyon sa may bandang gitna at inabot sa akin. Kinuha ko naman iyon. Ma'am, ano ito? Kinayod na buko yan. Ma'am, nandyan na rin po ang sabaw sa loob. Nakalagay sa galon. Sige, salamat mang anyong ha. Dumukot ng pera si Madam Claudia. Tapos diretso niya iyong inilagay sa palad ng matandang babae. Hindi ko nga nakita kung magkano. Kasi itiniklop niya kaagad ang kamay noong matanda pagkakalapag niya ng pera. Hala Claude, masyadong malaki ito. Ano ka ba yayaising? Wala yan. Tulong ko na rin yan sa inyo. Papuntahin niyo si Ando mamayang hapon sa bahay ha, para makakuha ng pagkain. Kay Mang Erning mo na palapitin. Alam na yun ni Mang Erning. Dahil baka abala na ako mamaya sa pag-iistima ng mga bisita. Oo, sige. Maraming salamat uli sa'yo, Claude, ha. Salamat dito.
Sige, Yaya Ising, alis na kami. Pinaandar ko na ang motor. Tapos dahan-dahan na akong nagpatakbo. Sa totoo lang, hindi rin talaga pwede ang magpatakbo ng mabilis. Kasi nga, madulas. Ma'am, yaya niyo? Oo, si Yaya Ising na ang nag-alaga sa akin. Simula nung ipinanganak ako hanggang sa nakagraduate ako ng high school. Aha, maiksing sagot ko pa sa kanya. Tuloy-tuloy lang ako sa pagmamaniobra ng motor. Hanggang sa hindi ko alam na madulas na pala iyong natahak kong daan. Kaya ayun, nag-slide ang motor. Mabilis naman na nakatalon si Ma'am Claude. Muntik ko na ngang biruin na may pagka-ninja eh. Kaso nga lang, noong nakababa na siya, ay nadulas din. Kaya napatihaya din siya sa putikan. Ako naman ay nadaganan ng motor. Pero hindi naman ako nasaktan masyado. Sorry ako noon ng sorry sa kanya. Siya naman ay parang bata na tawa ng tawa. Ikaw talaga, William. Binagmukha mo akong kalabaw. Nakangiting sabi niya pa. Kaya hindi ako masyadong kinabahan kasi mukhang hindi niya pa naman ako isisisante. Pinunasan pa kanya ng putik ang mukha ko. Dahil daw sa meron siyang putik sa mukha, tapos ako wala. Para daw patas. Hindi na rin ako pumalag. Inilakad ko na lang nga ang motor hanggang sa labasan o iyong bahagi na simentado na. At doon na rin kami uli nagsisakay. Pagkarating sa bahay, ay sinabi sa akin ni Madam na doon ko na raw muna iparada ang motor sa may kubo ni Mang Erning. At hugasan ko na rin iyon dahil gagamitin pa raw iyon sa kinahapunan. Naisip ko na baka may ipapahatid pa si Madam sa akin, kaya dali-dali ko na rin nilinisan ang motor para ready na sa mga susunod na iutos. Nakita kong abala sila Mang Erning at iyong apat sa paghahanda sa loob. Mukhang nakaluto na nga sila eh. Noong nakita naman ako ni Julie ay kumaway iyon. Tumango lang din naman ako dahil hindi ko naman alam ang ibig niyang sabihin. Habang naliligo ako sa labas, malapit sa may motor, ay nagulat ako dahil may anino akong nakikita. Pansamantala po muna nating puputulin ang kwento ha. Medyo mahaba pa kasi at gasgas na uli ang lalamunan ng inyong narrator. Pero sana pagpasensyahan nyo na lang. Isusunod ko kaagad ang next part. Promise, hindi ko tatagalan. Pasensya na uli ha. Maraming salamat sa pakikinig. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.